kapatid. Hindi kasi ano, wala kasing, hindi kasi involved lamang yung isang manggagawa dito. Na sila magpapasalamat, lahat pala. Lahat pala tayo ay dapat magpasalamat. Maging kayo, maging ang kabataang mga ito, ay kailangan magpasalamat sa Diyos. Sapagkat, sabi nga dyan, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula. Okay, tingnan nyo. Doon sa pagkahirang, ito ay parang, ano din ni Pablo doon sa, ano, sa mga taga-Epeso, na pinili na sila bago pa man ang simula ng sanlibutan ito. At sabi nga dyan, sa ikaliligtas sa pagpapamanal ng Espiritu sa pananampalataya. Napakaganda nito. Sapagkat ito ay malaking ano, encouragement sa atin kung paano tayo pinatitibay at doon sa ating pagkahirang upang dalhin tayo doon sa tunay na kamanalan. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabing holiness, yung pagpapakabanal, yung ating laging pagtutok, yung lagi nating pag-upo, yung pag-upo dyan. At siyempre, kulang ating upuan eh. So, ito po ay yung pag-aaral ng mga banal. Hindi naman sinasabi na kayo ay nakaupo dyan, kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ito kasi yung process para dalhin tayo doon sa kabanalan. At ang process kasi nito, dadaling ka doon sa tunay na kasaktalan ng salita ng Diyos. Kaya talaga, tayo po ay mga kapatid, ay ano, sapagkat yung kasing pananampalataya, ano yun natin sa pananampalataya muna, ito kasi ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So doon nagsisimula kung paano tayo, dahil kasi ang salita ng Diyos ay banal, at yung nagsalita ay banal. Kaya tayo nakikinig lahat ng dinadala ng salita ng Diyos, may tuturing tayo ay banal. Banal na tayong itinuturing ng Diyos. Lalo na ngayon, na tayo ay itinuturing na niya na tayo ay banal. Pero hindi pa tayo, wala pa tayo doon sa kasakdalan. Process pa yan, patungo doon sa kasakdalan. Kaya yan ang maganda. Tayo nakapagsimula na. Huwag na natin bitiwan kung ano yung ating mga naipahayag ng ating mga kapatid. Hindi lang dito sa pag-rise, sa pamamagitan ng ating kapatid. Kahit saan dako, kahit dyan sa ating ano, sa Manalete, sa kung saan man dyan. Lahat na pinapahayag na salita ng Diyos, ito ay may process ng kabanalan. Kaya napakaganda po mga kapatid at huwag na natin bitiwan yung mga bagay na yan. Sapagkat hindi naman tayo ano eh, hindi naman tayo po naganda dito para yung parang suntok lang sa buwan. Tayo po may goal. Dalhin tayo ng salita doon sa tunay na kasakdala ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda po sapagkat dito kaya lang ay nakakaano man ay kasi ganito lamang dahil kasi may hinihintay na isang magandang opportunity. May hinihintay akong isang magandang opportunity para mabago naman ang aura ng nitong lugar. Pagkat yun naman ay naaprubahan na sa ating pangalan, sa pangalan ng ano na isinumite natin, naaprubahan na yan. At hinihintay na lang yan. Dahil aprobado na yan eh. So, pansamantala, hindi ko na muna idaos ang unang taon ng anibersaryo ng lugar na ito, ng pamamahayag ng salita dito sa lugar na ito. At yung susunod siguro, medyo maganda na yung ating pagdadausan. Hindi lang ganito. At lahat na ipoprovide siguro nito. So, ako ay ano, ito ay pasimula. Dahil kasi una lang ito. At sana naman hindi pa atraso. Tayo kasi ay ano, ang pag-aaral natin kasi is progressive. Pabanti tayo, hindi pa atras. Tayo kasi may progressibong kapahayagan ng Diyos. Kaya sa hapong ito, inano kong talata ito sapagkat tayo kasi ay dapat lamang magpasalamat doon sa mga bagay na salita na itinuturo sa ating nakatotohanan. Hallelujah. Dahil kasi sa katotohanan, hindi tayo mapapaya kahit saan man tayo. Kahit saan tayo lumapit, maging sa sanlibutan ito, maging sa ano, maging man sa atin sa gobyerno, hindi tayo mapapaya.
dahil tayo nakaapak, nadun tayo, hawak natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ako ay matibay na naindigan sa lugar na ito sapagkat hindi lang ang mga kapatid na dyan ang sumusuporta. Maging doon sa ano, dito sa ating bayan. Real lang tayong nakikipagkomunikasyon sa kanila. Dahil tayo narito pa sa salimutan. Kailangan natin lakaran sa salimutan sapagkat dito tayo kukunin sa salimutan ito. Hindi tayo mapupunta kung saan. Dito tayo kukunin ng Diyos. Lahat na tinubos ng kanyang dugo, dito kukunin sa salimutan ito. Hindi kung saan-saan. Kaya ito ay ano ko lang sa inyo at malaking encouragement para sa inyo mga kapatid. Especially doon sa ating mga kasama dito sa Pagray. Yung iba pang mga ano ay no. So, hindi na namot na yung iba ay kanina ano, umalis. So, siguro ay may mahalagang lakad. Patuloy tayo. Sa kalagayang ito ay tinawag ng niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Hindi po tayo tinawag dito para lang kayo makipagkaisa sa amin. Sa aming dalawa, sa iba pang mga kapatid, sa ibang yung dumadayo rito na aking mga, tsaka yung mga young people na yan. Hindi kayo tinawag sa pamamagitan lamang nila. Tinawag kayo doon sa mga taga rito sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. Sa pamamagitan niyan, sapagkat yan lamang, yan yung ebanghelyo ni Kristo. Yan ang tunay na makapagliligtas sa atin. Wala nang iba. Ako, hindi ko kayo pwedeng ligtas eh. Pero doon sa akin, sinisir sa inyo, sa itinuturo ko na katotohanan ng ebanghelyo ni Kristo, iyon ang makapagligtas sa inyo. Yung tunay na salita ng Diyos. Hallelujah. Napakaganda nun. Okay, patuloy po tayo. Tayo may ilang talata lamang. Sapagkat tayo may ano na, malapit na tayo, quarter to na. At may mga iba pang ano dito. At gusto ko lang magpasalamat sa dito, sa lugar, at makita nila. Makita yung manifestation, yung katotohanan, yung patutuo. Yung totoo, talaga. Makita nila, sapagkat hindi ito ano. Dito kasi, hindi tayo nakikipag-ano-ano lang dito. Tayo ay nagpapahayag ng totoo, ng salita ng Diyos. Hallelujah. Verse 15. Kaya nga mga kapatid, kayo mga pakatibay, hindi lamang dito sa Pagray, maging doon sa Manalini, maging sa Tungalinman Church, magpakatibay kayo doon sa tinagap niyong mensahe sa kapanahunan. Sapagkat yun ang ano, hapanghawakan niyong matibayan. Magpakatibay kayo, ang sabi ng ano, at inyong panghawakan ang aral sa inyo itinuro. Hawakan ninyo yan, mga kapatid. Doon sa ating kapatid dyan, Sister Glenda, ano pa man ang ano, doon sa itinuturo namin sa panghawakan mo. Kapag ikaw ay may ano dyan, naano ka na totoo, panghawakan mo yun. Hallelujah. Doon sa pa pang mga kapatid na ano, hawakan mo. Kung yung katotohanan, hawakan mo yan dahil yan ang magliligtas sa iyo. Diyan kaabuti ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo para ikay dalhin doon sa tunay na kasagdalan. Hallelujah. 16. At tayo may ano lang, may 7 minutes. Hallelujah. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama, dalawa yung binanggit dito eh. Ano? Na sa amin ay umibig at aming ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. So, hindi lang sa ano, sa pamamagitan ng biyaya, siguro, ano, baka tunay na hindi nga tayo magkita-kita rito sa lugar. So, ito kasi ay may pangalawang option eh. Yung una doon sa ano, at yung pangalawa rito. At nalulungkot nga ako doon sa una, ito eh, parang history, itong kesang taong ito. Doon sa una, ay talagang taas ang pinalis ako doon eh. So, ano nangyari? Nalipat. So, salamat at may tumanggap. So, ako nagpapasalamat dahil kasi tumanggap. Tinanggap. Hindi naman ako tinanggap eh. Maniwala ka? Hindi ako tinanggap. Ang tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi ako tinanggap. So, gayon pa man, yung history nito, ikasang taong ito, medyo masalimot ng kaunti. Pero, ang sabi nga,
Huwag kang susuko eh. At salamat dito sa yan. Tinuwakan ako hanggang sa baka isang taon. Salamat sa kanya. At kahit anumang pag-ano sa aming dalawa, sige, sabi niya, sige lang, kapatid. Tuloy lang tayo. Dahil kasi, wag mong anuhin yung mga ano yan. Dahil kasi, lumiliwas naman yan eh. Doon tayo sa tunay na salita ng Diyos. Dahil kasi yan, ang magsuturo sa iyo ng katotohanan at yung tuwing mong daan. Ay, sige, lumakad lang tayo dyan. Sige, lakad lang. At ang mga bagay na yan, sige lang. Tuloy. So, nakaano kami na isang taon. Kaya, ako'y mano na medyo ano rin. Dahil kasi, yun palang ano, dahil kasi, ano, napakaano sa puso na bigla-bigla na mayroong kung ano-ano, na kailangan na ano. Sabi ko nga, parang ayaw ko na. Dumating na sa akin, tatlong bisit na dumating sa akin yan. Na parang atras na ako. Naalala ko kasi yung ating ano eh. Ang isang umaayaw ay talaga hindi nagwawag eh. Kaya sabi ko nga, matutulad lang ako dun sa mga ibang ano eh. Na umatras talaga. Ang umatras talaga talunan eh. Diba? Kaya sabi ko nga, ako ay lalaban. At talagang lumaban. Makitang lumaban ka. Nakitang nagpursige ka. Nakitang talagang yung hawak mong salita ng Diyos ay katotohanan. Talaga ipakita mo sa tao. Ipakita mo lahat. Hindi lang sa yung magsalita ka na magaling kang magsalita dito, magpahayag ng salita ng Diyos. Makita doon sa buhay mo. Iyon ang tunay. Iyon ang realidad. Makita, ipabuhay mo kung ano yung binabasa mo at isinishare mo dito. Makita doon sa buhay mo. Yan talaga tunay. Kailangan eh meron kang ano ah ngayon? Manifestation. Ah, minsan nabibira tayo sa manifestation. Kaya gawin natin yan. Bigay natin yung tunay na effort natin sa Diyos. Dahil tunay na paglilingkod na ang kailangan ngayon. Tunay na paglilingkod na ang kailangan ngayon. Lumalakad na tayo kasi doon sa ano. Tunay na kasakdalan ng salita ng Diyos. Dahil kasi itipon natin kay Moses. Nang makita niya, maalis niya ang ano, ang bansang Israel. Nakita na niya yung lupang pangako. Subalit ano ang nangyari? So hindi tayo ano, may mga ano tayo. May mga salamin na tayo. Na kung sakaling tumingin tayo, makita natin yan. At balikan mo kung saan ka lang nahulog. At magsisi ka. Hindi naman masamang ikay magsisi. Magbalik loob ka sa Diyos. Mayaman ang biyaya pa ngayon. Napakano. Pero pag sarado na ang biyaya, wala nang biyaya ng Diyos na ano sa atin. Wala nang hain pa para doon sa hindi tatalima doon sa salita ng Diyos. Kaya napakano. Napaka ano na ng panahon ngayon. Hindi na basta-basta ang ano. Lumakad na tayo. Tunay na paglilingkod. Tunay na paka kung anong mensahe. Tanggapin natin yung mensahe dito sa ating panahon. Sapagkat yung binigay ng Diyos sa ating panahon yung mensahe. Mensaheng yan, tanggapin na natin yan. Dahil kung hindi natin tatanggapin yan, yan ang ihahatol sa atin. Kaya sa inyo mga kapatid, sa mga bata, sa mga taga rito sa pagray, sana kung yung ano, sa pagtitiyaga at hanggang sa huli, sabi ng aking kapatid ni George, ang magtiyaga hanggang wakas daw ay siya mali. Sabi ko, magtiyaga ka, magtiyaga daw siya. Ay, di, siya on process na siya ano, sa kaligtasan. Diyan, pero bandang huli, malapit na eh. Malapit na, biglang tumigil. Nako. May mga tipo kasi yan eh. Hallelujah. Okay, verse 15 na tayo. Ilan na lang, 3 minutos. Aliwinawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ito yung ano, yung sinasabi kong manifestation. Patibayin tayo raw sa mabuting gawa at salita. Dahil kasi yung ating binibigkas, yung ating sinasalita, ito po yung kalakip yung ating gawa. Kailangan na may gawa. Dahil kasi kapag tayo nagsalita, kailangan na may kalakip na gawa. Hindi lamang tayo magsasalita ng
ano na hindi nakikita sa ating buhay. Kailangan na maipamuhay natin to. Hallelujah. Napakaganda po ng ganyang bagay sapagkat kapag kay ang Espiritu ng Diyos ang nag-aano sa'yo, ililid ka niya sa katotohanan. So, konting sandali na lang na hindi kasi mag-distribution na ng inyong mga ano, mga award eh, na mga certificate ninyo, siguro kasama kayo dyan. Hindi ko lang alam. At mamamahagi na ng certification. So, konting panahon na lang, konting ano na lang, sapagkat tayo ay marong mag-alas dos na. Isang oras na lang tayo, sa oras ka lahat eh. So, ngayon, doon sa ating huling talata, alawin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. So, kayo naman, doon sa ating mga kapatid, tayo magkapatid, siguro hindi na dapat ulit-ulitin ko itong mga bagay nito sapagkat alam na natin yang yung iba, pero ito ay encouragement pa rin sa inyo na hawakan ninyo kung ano man yung tinanggap niyo na katotohanan. Yun lamang. Ngayong hapon ay tayo ay ano, at ako yung mag-close ko yung aking ano. Sige, muli, maganda hapon sa inyong lahat. Hanggang doon lang muna. At tayo manalangin.